mula Genesis hanggang Payag ay patungkol sa isang taong magbabago sa sanlibutan, ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Samahan niyo kami pabalik sa panahon at tingnan ang mga pananda patungo sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kumusta? Sige, isma ito! Ang nakikita nyo ay ang pagtatapos ng buhay ni Jesus dito sa mundo at kanyang kamatayan sa krus. Ang buong Biblia ay patungo sa sandaling ito. Mula pa nung simula nang dumating ang kasalanan sa mundo. Itinuturo ng pananda ang araw kung saan pagbabayaran ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Ang altar kung saan naging halimbawa si Abraham at Isaac kung saan isasakripisyo ng Diyos ang bugtong nitong anak. Ang Diyos sa maglala ng tupa na iahandog natin para sa Kanya. Ang pag-aresto kay Daniel ay halintulad ng pag-aresto kay Jesus. Sa kwento ni Moises, ang sinumang Israelita na nasa loob ng bahay na may dugo ng tupa ay maliligtas. Tinutulungan tayong intindihin ang panandang ito na sinumang maniwala kay Jesus ay maliligtas ng dugo niya. Ang bawat mga kwento ay patungkol sa isang pagkakataon sa panahon. Kahit habang nasa krus, ipinaaalala sa atin ni Jesus na ang pagkakataong ito ay nakatakda. Isa sa mga huling salita niya ay, Diyos ko! Diyos ko! Bakit po ako pinabayaan? Ito ang unang linya sa Awit 22, isang awit tungkol sa Diyos na isinulat ilang libong taon bago pa isinilang si Jesus. Sa awit na yon, binanggit ng manunulat, akala mo'y toro pumaligid na kaaway, mabangis na hayop ng basan pumaligid. Ang isa pang sali nito ay, mabangis na mga hayop ng basan ay kinuranahan ako. Ang imaheng yon ay eksakto sa pagpatong ng koronang tinik ng mga gwardiya ng Roma kay Jesus. Mabuhay ang hari ng Diyos! Ayon din sa Awit 22, bawat taong makita ko ay nanlilibak at sinasabi, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Nung nasa krus din si Jesus, sinabi rin sa kanya ng mga tao ang halos kapareho mga salita. Nagtiwala siya sa Diyos, hayaang siya ang magligtas sa kanya kung kukupkupin siya. Ang manunulat ay nagbanggit rin ng tungkol sa pagpako sa krus, kahit ang paraan ng parusang yon ay hindi pa nalilikha ng mga panahong yon. May pangkat ng mga buhong na sakay pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay parang gapos ng lupin. May mga ilang salita sa Awit 22 na naglalarawan ng epekto sa katawan ng pagkapako sa krus. Ilan dito? Parang tubig na tumama. Mga buto sa wari ko ay nalinsan. At? Itong aking lalamunay, tuyong abo ang kapara. Ang dila ko'y dumidikit sa bubong ng malangala. Ako'y nawa ko. Marami pang tinukoy sa awit patungkol sa pagkamatay ni Jesus. Tandaan nyo, ito ay naisulat ilang libong taon bago pa ang pagkakapako ni Jesus. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuot at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Sa pagsambit ng awit, ipinaalala sa atin ni Jesus na lahat ay nasusulat, na malayo pa sa katapusan ng kwentong ito. Nagsimula ang Awit 22 sa pagtaghoy at nagpatuloy na sabihin sa atin na naririnig ng Diyos at pakikinggan niya ang pagtaghoy na yon. Tinugon niya ang kapuspalan, ginawa mo'y sasambitin sa dakilang kapulungan. Hindi siya tumatangging tangkilikin ang mahirap. Tinugon niya agad yaong mga kapuspalan. Nahulaan ang manunulat ng Awit 22 na hindi matatapos ang kwento ilang libong taon bago mangyari sa pagkapako sa krus. Bumangon sa libingan si Jesus at mamumuno siya kasama ng Diyos habang buhay. Sa dakilang panahon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, maghahari sa lahat ng bansa.